constant wonder. Sound check. Ayan, isang magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, ihanda na po natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso at ating mga isipan sa gabing ito as we start our service for tonight. Ayan, inaanyayahan ko po si Ate Mean para pangunahan tayo sa opening prayer. Sige po, tayong lahat ay tumayo para umpisahan ang ating gawain sa gabing ito. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, pinapupurihan namin ang banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, ikaw ang hari ng mga hari. Maraming salamat, Lord God, sa kabutihan mo sa amin. Sa mga sandaling to, Lord God, muli nais ka namin handugan ng pasasalamat, ng pagpupuri, Panginoon. Yung gabing to, Panginoon, tanging sa iyo lamang po namin inaalay. Dalangin nga po namin, O Diyos, na ikaw muli yung tanging naming makatagpo, Panginoon, sa mga sandaling ito. Maraming salamat po, Panginoon, dahil patuloy mong pinaparanas sa amin yung kabutihan mo, yung mga pagpapala mo, maging ang pag-iingat mo, O Diyos. Marami pong salamat sa lahat, tanging sa iyong lahat ng kapurihan at kadakilaan. Amen. Po natin ang malakas na palakpak ang ating Diyos. Hallelujah! Sobrang papapala.
alain, higit pa sa'yo, inasam, higit pa sa'yo, inihiling, ibibigay na Diyos. Mga ako niya'y totoo, sobra, sobrang pagpapala, tanggapin na. Kayang pagalingin, Panginoon, lahat ng may karamdaman. Kayang pagpalain ang lahat ng nagkukulang, O Diyos. Mga bulag, lahat ay mapangyari.
mangyayari ito. Ang pangako mo, walang mahirap
Alam namin, O Diyos, kapag kami nagtiwala sa inyo ng lubusan, Panginoon, hindi mo kami bibiguin, mga anak mo. Maraming salamat po. Tanging sa iyo lamang po ang lahat ng kapurihan. Sa ngalan ni Jesus, amen. Ang pangako ng Panginoon. Amen. Na walang imposible sa Kanya. Amen. So, sino ngayon ang gustong maunang magpasalamat sa Panginoon? Amen. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Tita Mirna. Dahil alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Nung Sunday, lahat ng itinaas ko sa Panginoon, binigyan ng tugon ng Panginoon. Napakarami ng itinaas ko sa Panginoon. Nung Sunday, binuhos niya sa akin yung kanya mga tugon, yung kanya mga tugon sa akin, mga dalangin. Nung Sunday, naramdaman ko, naranasan ko ang banal na espiritu. Tapos nung, ang BP ko po kasi, normal ko yung 130-90. So, pag nahihilo na ako, mas mataas na ang BP ko doon. Nagwa 150, 100 o 110 na ako. Pero purihin ng Panginoon, kasi nung Sunday, alam ko naranasan ko yung banal na espiritu. Nung binipi ako ng anak ko, nagulat siya mismo. Ma, sabi niyang ganyan, 110-80 BP mo. Purihin ang Panginoon, diba? Talagang normal ko 130-90. So pag nahihilo ako, mas mataas doon ang BP ko. Dahil ako talaga nagtitiwala sa Panginoon. Ulitin ko, na-diagnose ako 21 years ago ng cervical cancer. Dahil sa takot ko, financially, wala akong pera. Ang asawa ko nagda-dialysis, ani mga anak ko. Financially, wala akong pera. Hindi ako nagpunta sa doktor. Maski isang laboratory, wala akong pinagawa. Umiyak ako na umiyak sa Panginoon. Ngayon, 21 years ago na, eto ako, naglilingkod sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Tapos, yung itinudulog ko, July, nakakuha kami ng van. Iningi namin sa Panginoon yung tamang panahon para magamit sa business yung van. Tinugon din ng Panginoon sa Monday, start na kami sa Shopee. Walang pondo. Pag bumiyahe kami ng Monday, Friday sahod kami. Purihin ng Panginoon. Kaya talagang sa buhay ko talaga, yung pagpupuri sa Panginoon malaking bagay sa akin. Kasi alam ko, habang binibigay ko yung the best ko sa Panginoon, habang pagpasok ko sa simbahan, nagpapasakot ako sa kanya, nakikita ni Lord ang kaibuturan ng ating mga puso. Salamat sa Panginoon. Amen. Tunay nga na kapag tayo ay nagtiwala
pa sa makikinig. Amen po ba? Ayan, sino pa po ang gustong magpasalamat? Tita Cynthia. Palakpakan naman po natin ng... nararamdam ako yung sobrang taas ng blood ko. Talaga napakabuti ng Diyos, talagang buhay siya. Tinutulungan niya tayo. Kaya purihin ang dakilang Diyos na buhay. At sinasamba. Amen. Ayan. Yung mga nasa bahay po na gustong magpasalamat, pwedeng-pwede po kayong mag-comment sa ating live midweek service. Ayan, basahin natin ang gustong magpasalamat. Ayan, habang iniintay natin, gusto ko din pong magpasalamat sa Panginoon. Ayan, tunay na dakila ang ating Diyos dahil isa sa mga dalangin ko ay tinupad na ng ating Panginoon. So, last Monday, may nag-text sa akin doon sa aking ina-applyan at ako'y hired na. So, ngayon ay nagre-requirements na ako, nagko-comply na ako ng requirements para sa trabaho na yun. Sobrang bait ng Panginoon kasi, ayun po yung gustong-gusto kong trabaho. Isa sa mga dahilan yun kung bakit ako nag-resign. Kasi gusto ko yung trabaho na open. Tapos in-applyan ko siya. So ayun, sobrang bait ng Panginoon. At isa sa mga pinapasalamat ko din, dahil nga wala na akong trabaho, so wala akong pang requirements. So, sobrang bilis ng pagpapala ng Panginoon kasi on time, tinext ako nung previous na work ko. So sabi, kukunin ko na yung last pay ko. So nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sobrang, yung timing niya talagang, totoo. So sa mga pagkakataon na nahihirapan tayo, may mga pagkakataon na may pinagdadaanan tayo, laging may sagot ang Panginoon. So patuloy tayong magpuri at patuloy nating pasalamatan ang Diyos sa mga ginagawa. Ayan, gusto din po magpasalamat ng ating senior pastor. Sabi niya, salamat sa lahat na nananalangin sa kanya. So, ayan. Tapos si Pastor Kiko, gusto din po niya magpasalamat sa Panginoon dahil nakauwi na nanay ko sa ospital. So talagang ang Diyos ay tapat sa ating mga buhay. Sa kanilang bahay. Ayan, sino ba pong gusto magpasalamat? Okay, wala na. Okay, meron pa po tayong Sunday service, baka mamaya. Ayan, gusto din po magpasalamat ni Pastor Kiko dahil salamat sa 8th year na ang LOJ Valenzuela. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Yes. Ayan, kung wala nang gustong magpasalamat.
Ilabas na po natin ang ating mga Bible, ang ating mga notebook, ang ating mga ballpen dahil dadako na tayo sa mahalagang part ng ating service. Ayon ay ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. So ngayon may bago tayong bisita. Nagbabalik. At palakpakan po natin ang ating buhay ni Sister Anne Isho Dubian. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang lahat po ng pinagpala ay pwede po bang sumigaw na malakas na amen? Yan! So ako po muna, bago po muna tayo magsimula at magte-testimony, gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon dahil muli ako ay gagamitin ng Panginoon kung saan po ako nagsimula. So background lang po, ako po ay nag-start sa LOJ, 15 years old pa lang po ako. At ngayon po ay 20 years old na po ako, plus 7, nagre-react sila. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi ilang years na lang ako ay mag-15 years na. At salamat talaga sa Panginoon dahil napakalaking part talaga ng simbahan na to na naging party sa buhay ko dahil hanggang sa nung bata ako ay dalaga ako, payat pa ako. Sino ba nakaabot sa akin ng payat ako? Yan! Nung payat pa ako, dalaga pa ako. At syempre nagpapasalamat ako kay Lord dahil dito ako nakatagpo ng isang pamilya sa inyo at syempre isang pamilya din na sarili ko na pinagkaloob ng Panginoon na nakapag-asawa rin ako dito na isang pastor na si Pastor Enrico Duyan. At ngayon po, meron na po kaming anak na si Ishan Paulo Duyan. Palakpakan naman po natin si Lord. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil sa tagal man ng panahon, kasama ko pa rin kayo at higit sa lahat, naglilingkod pa rin tayo sa ating Panginoon. Amen! Ayan, huwag po kayo mag-alala. Ishan, behave. Yan, wag po kayo mag-alala. Mabilis lang po akong mag-preach. Bakit? Kasi po, pag nanay ka na, required po maging rapper. Tama po ba? Hindi. Kailangan po minsan maging mahinahon po tayo. Kasi po, pag mahinahon ka, malaki ang bigay ni Mister. Pinatatawa ko lang po kayo. Sige po, baka saan po tayo mapunta? Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na patuloy na ako'y ginamit mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil muli ako'y iyong ginamit sa kung saan man ako nagsimula. Dalangin ko, Ama, na patuloy na bigyan mo ako ng talino, Panginoon, ng kalakasan, ng wisdom at knowledge na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ng pag-ibig, Panginoon, na i-share ang salita mo. Ang dalangin ko rin, Panginoon, anoint me, Panginoon. Pagpalain mo kami, maranasan po namin, Lord God, ang pagsama mo, banal na Espiritu. Ikaw lamang po ang makita sa aming pag-aaralan ngayon. Amen and amen. So, ayan po, ang ating text ay matatagpuan po sa Luke 17, 11 to 19. Lucas 17, 11, verses 11 to 19. Nakita na po ba natin lahat? Jesus papuntang Jerusalem sa sangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketmin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila ay naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa
na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. Hindi ba't sampu ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri ang Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka at umuwi. Pinagaling ka ng kana ng iyong pananampalataya. Ayan, so sa storya po, no, may sampung ketongin dito at nakita po nila si Jesus at sila'y pinagaling ng Panginoon. Sampu po silang pinagaling, ngunit isa lang po ang bumalik para magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Ano po ba, sino sa atin ang nakakaranas dito? Ano kaya mararamdaman natin kung halimbawa may kaibigan ka? Kamusta, friend? Tapos yung kasunod, friend, may extra ka ba dyan? Anong mafe-feel natin kung lalapit lang yung tao sa atin kapag may kailangan? Siyempre, masasaktan tayo. At kapag binigay mo, minsan, ano mangyayari? Diba parang hindi pa sila marunong magpasalamat? Naranasan na po ba natin yon? Yung parang, pautang naman, friend. O sige, 10,000. Ay, friend, kailangan ko ano eh, 20,000. Ano ba yan? Di ba meron sa Facebook yung kinuwang ninang? No, eh, sa bagay, hindi pa dedicated yung anak. Hindi pa nadededicate yung anak ko. Speaking, no, yung mga ninang, di ba ninang ka ng anak ko? Meron na ano dito. Gusto ng anak ko ng bike. 5,000. Ala, ninang ka, nasa abroad ka. Kulang yan. Di ka pa nagpasalamat, nagalit ka pa. Siyempre, dito sa storya, hinanap ni Jesus yung siyam. Dahil isa lang yung nagpasalamat. At ang nagpasalamat pa ay Samaritano. Ang Samaritano ay isang makasalanan. So ngayon, pag-aaralan na, may tatlo tayong lesson na matututunan ngayong gabi. First, if you are hopeless, helpless, and no one is concerned about your situation, come to Jesus and He will listen to your agony, cry, and prayers. Sino sa atin minsan yung naranasan yung parang walang-wala ka na parang kang pinagsukluban ng langit at lupa, sabay-sabay lahat ng problema nyo? Nakaka-relate po ba tayo? Yung may sakit ka na, wala kang pambili ng gamot mo, lumapit ka sa mga taong alam mong tutulong sa'yo, pero hindi ka tinulungan. Nagugutom ka na, pero lahat sila nagkakainan, hindi mo masabi na nagugutom, ay hindi mo masabi na wala kang pera, gutom na gutom ka na. Ni isa walang nag-alok sa'yo para kumain. Diba ang sakit nun sa pakiramdam? Naranasan mo na ba yung sabay-sabay na problema? Yung kahit ano, walang tumulong sa'yo, wala kang mahanap na tulong sa ibang tao. Pero dun sa storya, di ba ngayon, pandemya ngayon. Sa storya kasi, ang mga ketongin, wala kasing lunas to noong unang panahon. Dun sa Old Testament, wala talaga siyang, kahit nun sa ito, dun sa New Testament, wala talagang lunas ang ketongin. So ngayon, kahit pamilya mo, lalayuan ka. Kasi nga, madumi ka, may sakit ka, hindi ka malinis. So ngayon, may pandemya ngayon, may COVID. Ina-isolate yung may mga COVID, di ba? Kahit pamilya mo, hindi mo po pwedeng lapitan. Hindi ka po pwedeng dumalaw sa ospital kasi nga, kailangan mong lumayo at hindi makahawa. Ngayon, pero sa story, bagamat walang lumalapit sa mga ketongin, nandyan si Jesus para pagalingin yung mga ketongin. Hindi nagdalawang isip ang Panginoong Jesus. Nandiri ba si Jesus? Hindi. Ang ginawa niya, pinagaling niya ito. Instead na i-reject niya, huwag kang lumapit sa akin kasi madumi ka. Huwag kang lumapit sa akin, madumi ka. Pero ang ginawa ng Panginoon, sabi niya, pumunta kayo dun sa mga pare. Pinagaling na sila ng ating Panginoon. Kaya ngayon, sa mga oras na ito, kung ikaw ay may sakit at karamdaman na akala mo wala nang lunas ang lahat ng sakit mo,
Tatandaan natin, walang imposible sa ating Diyos. Lahat ay kayang-kayang gawin ng ating Panginoon. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Sabi nga sa 1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Kung akala niyo po wala kayong kaibigan, mawalan man po kayo ng kaibigan na tumutulong, pero ang Diyos handang tumulong at hindi kayo pababayaan. At anuman pong sitwasyon ng buhay natin ngayon, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang Panginoon ang kasagutan sa ating problema dahil Siya ay nagmamalasakit sa atin. Amen. And sabi rin sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Grabe si Lord, bibigyan pa tayo ng kapahingahan. Pre-provide na lahat ng pangangailangan natin, sinagot na lahat ng pangangailangan natin, at bibigyan pa niya tayo ng kapahingahan. Ganon kabuti ang ating Panginoon. And number two, if you are believing that God will answer your prayers, don't just believe. Act on it and continue obeying God. Tayo mga believers, alam naman natin na ang kasagutan ay ang Panginoon. Diba? Hindi po natatapos yung dapat naniniwala ka na sasagutin ng Panginoon ang problema mo o lahat ng panalangin mo. Dapat matuto rin tayong umaksyon sa mga prayers natin. Siyempre, halimbawa, kung gusto mong makatapos ng pag-aaral, paano ka mag-aaral kung hindi ka naman, paano ka makakatapos kung hindi ka nga pumapasok sa online class? Kung hindi ka nagsasubmit ng mga pangangailangan mo sa school na pinapagawa sa inyo ng mga teachers nyo? Diba? Gusto ko magka-work, pero hindi ka naman naghahanap. Nakaupo ka lang. Diba? Wala tayong ginagawang action. And by the way, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil gustong gusto ko na pong magka-work. Ayun po, nag-apply po ako kanina. Hindi ko pa po alam yung sagot. Pero matanggap man ako o hindi, alam kong may magandang plano ang Panginoon sa buhay ko. Yun. Yan, kung gusto mo magka-work, hindi ka naman naghahanap ng trabaho. Nakaganon ka lang. Nanonood ka lang ng Showtime o kahit walaga. Oo, makakapag-work ka dyan, no? Gusto kong pumayat! Pero kain ka naman ng kain. Diba? Imbis na yung katawan mo yung ine-exercise mo, yung bibig mo yung ine-exercise mo, parang gilingan yung bibig natin minsan. Gusto ko mag-diet, pero pag nakikita mo, nguya ka ng nguya, parang gilingan ng ng pagkain yung bibig natin minsan. Ang sakit po talaga ng word of God, no? Ayahin niyo po, pagbalik ko, pag ako po ulit nag-preach, kasi isa po to sa prayers ko, pumayat na po ako. Naniniwala ako na hahakbangan ko to. Malay niyo po, kapag dating po ng ako ulit magpipreach, malay niyo po, payat na po ako, di ba? Simula po sa Monday, next year, magdadiet na ako. Eto po, may sitwasyon dito. Ano ang gagawin mo kapag may bagyo at nasa kalagitnaan ka ng karagatan? Ano po ba ang unang gagawin nyo? Magsasagwal o mananalangin? Sagot, para alam kong hindi po kayo natutulog. Sino po nagsabi magpipray? Sino po? Maaring sagot nating mga Christian ay yung mga yung iba maaring sagot, magsasagwan ako para mabuhay ako. Sabi naman yung sa hindi mananalangin ako kasi alam ko iingatan ako ng Panginoon. 'Di ba? E biglang kakapanalangin mo, Lord, iligtas mo ako. Alam ko po na iingatan mo po ako. Boom, biglang tumaob yung bangka. Ano nangyari? Nalunod ka pa. Kailangan
Habang nagsasagwa, habang nananalangin ka, may gawa din. Dapat po, habang nananalangin ka, nagsasagwan ka rin po. At kakasagwan po natin, hindi po natin namamalayan na nasa pampang na po tayo. Ganun din po ang ating Panginoon. Kagaya po doon sa storya, ano po sabi niya doon sa mga ketongin? Hindi lang po siya, ano eh, di ba? Ay, salamat. Ang lamig ng kape niyo, ha? Walang kulay. Thank you. Ayan po. Diyan sa katungin po, hindi lang po, di ba kung iisipin po natin, sabi doon ng nakaharap na nila si Jesus eh. Sabi nila, Panginoon, pagalingin mo po ako. Sabi ni Jesus, pumunta kayo doon sa mga pare. Pero kung iisipin mo, pambihira naman Lord eh. Kaharap na kita eh. Bakit pa ako pupunta sa pare? Diba? Anong pinapahiwatig doon ng ating Panginoon? Kailangan pag nanalig ka, ay salamat. Kailangan pag nananalig ka, ay kapag nananalig ka, dapat ina-actionan mo rin. Ano ginawa nila? Nagreklamo ba sila? Panginoon, kalapit na kita. Bakit pa ako pupunta sa pare? Diba hindi? Ang ginawa nila, sumunod sila kay Jesus na pumunta sila sa pare. Ginawa ng Panginoon yun para ma-validate sana sila na malinis na sila at wala na silang sakit. Pero hindi pa sila nakakarating sa pare, anong nangyari? Pinagaling na sila ng Panginoon. Napansin na nilang luminis na sila at pinagaling na sila ng ating Panginoon. Ganon din po tayo. Kaya lahat po ng may mga problema, mababigat na problema, iba-iba po ang sitwasyon natin. Hindi ko man po alam ang sitwasyon nyo, hindi nyo rin po alam yung mga pinagdadaanan ko. Pero ang isang sigurado sa lahat po ng paglalakbay ng pananalangin natin at pagtitiwala sa Panginoon, may ginagawa po ang Panginoon sa kalagitnaan ng ating mga problema. Amen! Ganun po, katapat ang ating Panginoon. Hindi niya po tayo iiwanan at ni pababayaan po. Pasensya na po, wala po akong PowerPoint na kasi hindi po ako talaga techie person. Ayan nga, sabi po sa Santiago 2:26, patay ang katawang walang espiritu. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. At Mateo 21:22, anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung mananalig kayo. Tatanggapin daw po ng lahat ng panalangin natin ay tatanggapin natin basta kung tayo ay mananalig sa ating Panginoon. And last but not the least, if God blesses you, healed you, or give you favors, don't forget to thank Him, worship, honor Him, and serve Him. Sa istorya po, ilan po yung pinagaling ni Jesus? 10. Isa lang po ang bumalik. At yung siyam, hindi po bumalik. Ano kaya ginawa nung siyam, no? Naglaho po sila na parang isang bula. Diba? Minsan tayo ay lalapit tayo sa Panginoon para humiling. At kapag answered prayer na, makakalimutan na nating magpasalamat, bumalik at maglingkod sa Kanya. Dati ang prayer mo lang, no, sipag natin dito sa church. Talagang ano, alam ko, iaano ko ng Lord, sasagutin ng Panginoon, yung ano ko, yung panalangin ko na magka-work. Eh, ang ganda ng, nagka-work ka na. Nasaan ka na? Dati sigasig-gasig mong pumunta dito, sarado pa yung simbahan, nandiyan ka na. Pero ngayon, minsan, once a month, hindi ka pa nakaka-attend. Minsan, once a year, hindi pa tayo nakaka-attend. Ang pinakamasaklap, hindi ka na talaga nagpakita. Kaya sana, no, sa mga taong yon, huwag tayong makalimot sa ating Panginoon. Dahil, kung ikaw man ay pinalangin mo na magkatrabaho ka,
ayan ay pagpapala sa ating, pagpapala yan ng ating Panginoon. Kaya huwag nating kalimutan, ibalik sa Kanya ang lahat ng papuri. Instead na, minsan na magre-reklamo ka pa, ano ba itong trabaho ko? Night shift, may night shift. Tapos, hindi ka pa nagpasalamat, nagreklamo ka pa, no? Sabi, minsan sasabihin mo pa, hindi mo pa, minsan iniisip natin na, pinagpapala ba ako ng Panginoon? Pero hindi mo alam, sobrang blessed mo na. Bakit ganito yung pamilya ko? Pero blessed ka na kasi nga, may pamilya ka, yung iba wala. Amen. Minsan, nakakalimutan natin magpasalamat. Hindi tayo nagiging grateful sa mga bagay na pinagkaloob ng ating Panginoon. Lagi nating tatandaan, magalak tayo sa mga bagay, malungkot man o masaya, lahat ng yon parte para tayo ay palakasin ng ating Panginoon at para maramdaman natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. At lagi nating tatandaan, ang Panginoon, may ginagamit siya para maramdaman natin yung pagpapala na nagbumula sa Kanya. May ginagamit siyang mga tao para maranasan mo yung pag-ibig na nagmumula sa Kanya. Kalala niyo po ba kung sino yung mga yon? Siyempre, yung mga magulang natin, tumanaw tayo ng utang na loob sapagkat ang ating mga magulang ay inaasikaso tayo. Naalala ko nung grade school ako, gigising pa yung mama ko kasi pag madaling araw, grade 6 ako pang umaga, gigising pa siya para lang mabigyan ako ng almusal. Diba? Pero, ang hirap sa ibang kabataan ngayon, pag ginigising sila galing sa school, ano ba yun mama? Pagod ako eh. Pagod ka saan? Napuyat ka saan? Sa mga bagay na hindi naman tama. Nagagalit ka pa sa magulang mo. Mama, ano ba yung ulam na yan? Tuyo na naman. Diba? Mama, ano ba yan? Lukot na naman yung uniform ko. Puro tayo reklamo sa magulang natin. Hindi natin nakikita yung mga magagandang binibigay sa atin ng ating magulang. Hindi natin nakikita yung mga sakripisyo na binibigay ng ating mga magulang. Kaya sa mga kabataan o kung sino man yon, kung ikaw ay pinagpala ng Panginoon, puntahan mo mamaya yung magulang mo, magpasalamat ka sa lahat ng mga sakripisyo na binigay nila sa atin. Ako, yung mama ko, nagpapasalamat ako sa Lord kasi si mama ko kahit na malaki na kami, nasa abroad pa rin siya. Ang hirap nang walang mama sa bahay, pero kinakaya dahil sa Panginoon. And alam niyo po ba si Papa ko kaganina, siya po yung naghatid sa akin dun sa interview. Habang sa Valenzuela po ako in-interview, nasa Tondo po ako. And haba pong ini-interview ako, habang nag-aantay ako ng i-interviewin po ako, si Papa ko nag-aantay din po. Nag-chat ako sa kanya, Papa, salamat ah. Nag-I love you ako. Bakit? Kasi gusto kong i-appreciate, gusto kong maging grateful na meron akong ganong klase na magulang. Hindi man perpekto, pero pagdating sa mga bagay na may ginagawa sila, i-appreciate natin, hindi yung puro tayo reklamo. Sino pa? Alam niyo po ba? Ang mga Panginoon, ang Panginoon, salam po. ang ating pong Panginoon may ginagamit po para sa may mga sakit at karamdaman. Di ba? Mapapansin niyo si Kuya Will? Si Kuya Will po, di ba? Yung tawag-tawag, salamat Shopee! Si Shopee, ginagamit siya ng Lord. Minsan magugulat kayo kasi fan kami ni Kuya Will. Kuya Will, baka naman. Kahit jacket lang. Ayan, di ba minsan magugulat kami doon? Saan mo gagawin ng 30,000? Ano po, Kuya Will, dinadialysis po kami. One time po, si Kuya Will ang ginawa niya. Ilan kayo nagdadialysis dyan sa room? Binigyan niyo ni Kuya Will lahat ng mga kasamahan, yung mga classmate niya doon na dadialysis. Ganun kabuti ang Panginoon, may gagamitin siya. And alam niyo po, nung nagka-Bell's Palsy ako, may comedy na nakakalungkot. Alam,
Hindi naman pulingin sa inyo na nagka-Bell's palsy po ako. Hindi po ako makangiti. Nakaganto lang po ako. Gusto kong umiti. Ganun lang ako. Alam niyo po ba? Nung nalaman ko yon, iyak ako ng iyak. Sabi ko, mamamatay na ba ako? Sabi ko dun sa tita ko, mamamatay na ba ako? Kasi parang ayoko, takot na takot ako kasi syempre may anak ako. Gusto ko pang alagaan yung anak ko. Gusto ko pang makita nga po ko sa kanya. Takot na takot ako. Mamamatay na ba ako? Talagang umiyak talaga ako. Pero nung nag-pray ako, sabi ko, Lord. Pero sabi naman kasi nila, nung nalaman ko na may Bell's palsy ako, yung araw na din yon, naghanap kami ng doktor. Pero sarado na. So sabi ko, anong gagawin natin? Kasi mabilis po yung pagkalat eh. Kapag noong unang araw, nakaganto lang po ako. Yung sumunod na araw po, nakaganan na ako. Ang bilis po ng talaga ng reaction. Sobrang natakot po ako kasi kung hindi ko siya gagamutin, po pwedeng bumaba po yung ganun ko. Yung mukha ko at worst, baka hindi na po bumalik. Pero salamat po sa Panginoon. Alam nyo, the following day po, ang nangyari po, nakahanap kami ng doktor online. Ano po siya? Sa Fatima, social, diba? Ganun magpala ang Panginoon. Private pa. Pero sabi ko, Lord, ang mahal naman. Baka mahal yung online, check-up. Pero alam nyo, ginawa ng Panginoon, hindi kami nagbayad. Libre lang po. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil ginamit po siya. Kasi kung hindi po ako makakabili ng gamot. Baka mamaya bumagsak na po yung mukha ko. Kaya agad-agad po, nakabili kami ng gamot. Eh di, eto na. Alam nyo po ba, walang-wala kaming pera noon. Kasi di ba may pandemya po. Talagang totoo yan. Wala talaga kaming pera. Tapos nung bibili na si Pastor Kiko, 1,000 lang ata pera namin noon. Nung bibili na si Pastor sa Mercury, magkano isang gamot? 118 hata or 125, hindi ko na matandaan. Doon po ako humagulgol. Okay na ako sa sakit ko eh. Naka-move on na ako eh. Isang araw lang akong umiyak eh. Ang saya-saya ko na po. Tapos nilaloko po ako ng mga churchmate ko pagtatawa ko. Gaganon ko po yung mukha ko. So masaya na po ako. Eh nung nalaman ko magkano yung presyo, umiyak ako. Kasi po, 3 times a day po siya. So sabi ko, hala, Lord, ang ginawa po namin ni Pastor Kiko. Nag-pray po kaming dalawa. And nagpapasalamat din ako kay Lord kasi meron akong asawang inalagaan. Ako sobrang nag-isip talaga ako noon. Pero sabi ni Pastor Kiko, mahal, God will provide. Nag-pray kami at hindi po nagkulang ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sabi ko nga po, sa lahat po ng mga tumulong, lagi ko po yung nagpasalamat po ako sa kanila. Lagi kong tatanawin ang utang na loob yun. And sabi ko nga, pag ako talaga nagkapera, ititreat ko sila. Kasi alam niyo kung bakit. Pagpapala sila eh, na nagmula sa Panginoon. Hindi po natin sila po pwedeng i-set aside kapag ikaw ay nagkaroon na. Dahil po sila ay naging daanan po ng Panginoon para ikaw ay pagpalain. Para po maramdaman mo na hindi po nagkulang ang Panginoon. And syempre, kailangan din nating pasalamatan ng ating mga pastors. Bakit? And leaders. Hindi po natin po pwedeng baliwalain lang ang ating mga pastor. O kaya yung mga leaders natin. Sapagkat po, sila po yung ginamit ng Panginoon para i-mentor ka, para tayo ay lumalim po sa Panginoon. Di ba sa dito sa church natin, parang iba-iba yung kwento, no? Parang yung iba patapon na yung buhay. Pero dahil si Lord ginamit yung pastors natin, yung leaders and churchmates natin, nasan ka ngayon? Ginagamit ka na ng Panginoon. Palakpakan naman natin si Lord. Yung mga kabataan na akala nila patapon na yung buhay nila, ngayon ikaw na yung nagsishare kung gaano kabuti ang Panginoon. Kaya ganun din sa ating pastor, no? Lalo na sa panahon ngayon na nararanasan ni Pastor Art. Nakakalungkot man isipin na si Pastor Art, dinadialysis siya 3 times a week.
Nung dumalaw ako sa kanya. Kailan ba yun? Nung sa nga, basta, nito lang yun. Ano, dinalaw ko siya. Ano, pagkakita ko. Bigla na lang siyang umiyak. Tapos sabi ko, tapos tinubuan ko siya noon ng pagkain, ng merienda. Sabi ko pa kay mami, ayoko nang kausapin si daddy. Kasi umiiyak eh. Alam mo yun, naiiyak ako kasi ano, nagpapasalamat ako kay Lord kasi meron tayong isang pastor na kagaya ni Pastor Art. Hindi biro yung pag naisip ko na si Pastor Art, parang iisipin ko hindi naman ako kaano-ano ni Pastor Art. Ngayon na lang niya ako naging kaano-ano kasi nga naging duyan na po ako. Pero isipin mo, nung nag-aaral ako, may pakialam siya sa akin. Di ba? Ilan kaming pinag-aral ng simbahan. At minsan naisip ko yung mga sakripisyo ni Daddy. Yung parang sasabi, parang na-imagine ko, hindi ko naman sila kamag-anak, hindi ko naman sila kaano-ano. Pero yung pagmamahal na meron binigay sa atin si Pastor Art, grabe. Biruin mo, ilan tayong ano? Walo? Walo kami! Tapos may second batch pa na scholars. Tapos naisip ko, paano kaya makipag-usap si Daddy, no? Sa isang mayaman. Di ba parang ikaw nga, makakita ka lang ng mayaman, natatakot ka na eh. Hindi mo na kayang ano eh. Kausapin eh. Di ba? What more pa yung sakripisyo na ginawa ni Daddy, isang mayaman na taong kinausap niya. Para lang mapag-aral kami. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay ng ating pastor. Alam ko, Daddy, nanonood ka, kaya gusto naming magpasalamat sa mga sakripisyo mo na iyong binigay sa amin. Salamat sa pagmamahal, Pastor, at sa mga talagang pag-ibig na iyong binigay sa bawat isa. And ngayon, si Pastor Art, alam naman natin ngayon yung sitwasyon niya. Ang tanong, nadalaw na ba natin si Pastor Art? Napuntahan na ba natin para magpasalamat? Kaya sa mga taong, alam niyo po, matuto tayong tumanaw ng utang na loob. Sa mga tao kong natulungan ni Pastor Art, naramdaman yung pag-ibig ng Panginoonan dahil sa ginamit si Pastor Art, puntahan po natin siya, dalawin po natin. Alam niyo po yun, magbibigay po ng kalakasan yun sa ating pastor. Yung mayakap siya, yung makita kayo na hindi kayo nakalimot sa ating pastor. And financially, kung may pera ka, bigyan mo. Bakit? Sa tingin nyo ba si Pastor Art, pag may mga ministry nang hihingi sa simbahan ng ano, pamasahe? Hindi. Nung pumunta si Pastor Art para manghingi ng tulong para sa mga scholars, hindi siya nang hingi, sariling bulsa niya 'yun. 'Di ba? Tapos minsan 'yan si Daddy, kahit saan ka magpunta, kahit nga sa patay eh. Hindi mo naman pala kailangan ng patay, no? Pupuntahan ka, ilan tayong magkakasama? Ganun yung pag-ibig ni Pastor Art sa bawat isa. Ano man ang sitwasyon niya, gusto niya kasama niya tayo. Sa patay man yan, yung pagdalaw sa mga patay, gusto niya kasama niya tayo. Kaya sana ang dalangin ko sa mga nakikinig at mga natulungan ni Pastor Art. Samahan din natin si Pastor Art sa kanyang pinagdadaanan ngayon. Amen. At higit sa lahat, matuto tayo magpasalamat sa Panginoon. Tandaan natin, lahat ng bagay na meron ka, damit yan, kahit peki yan, pagpapala yan sa Panginoon. Amen? Kahit nadikipad pa rin ang cellphone mo, huwag kang mahiya. Bakit? Yung iba wala, pero ikaw meron. Pagpapala pa rin yan na nagmumula sa Panginoon. Kung nakatira ka sa maliit na bahay at hindi pa maayos, magpasalamat ka, pagpapala pa rin yan na nagmumula sa ating Panginoon. Maging grateful tayo sa lahat ng meron tayo. Dahil lahat yan ay pinanggaling sa Panginoon. At darating ang araw,
Habang ikaw ay nananalangin, naniniwala sa Panginoon at kumikilos, lahat ng bagay na meron ka ay pagyayamanin ka ng Panginoon. Ayun lamang po, sige po tayong lahat ay tumayo. In the morning when I lift my eyes, you're the only one. Sige po. Ito pong kanta na to ay napakaganda po. Favorite ko po to. Bakit? Kasi po, yung goodness po ng Panginoon ay talagang kamangha-mangha at hindi matutumbasan po ng kahit ano. Hindi man tayo faithful sa ating Panginoon, pero siya'y nag-iisang faithful sa atin. Sa oras na ito, lahat tayo ay pinagpala ng Panginoon. Kahit nga masamang tao, pinagaling niya yung Samaritano, di ba? Makasalanan pero pinagaling niya. Pero marunong magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, awitan natin ng ating Panginoon, magbigkas tayo ng pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay na Kanyang pinagkaloob. Been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. Minsan pa, I love you, Lord. Lay my head, and I will sing.
Panginoon. All my life you have been faithful. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang nag-iisang tapat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Tunay, Panginoon, na aming nararanasan ang kabutihan mo, Lord. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Ang lahat ng pinagpala ng Panginoon ay kumanta ng papuri pa sa salamat sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord. Bukas natin ang ating mga labi nang may pasasalamat sa Panginoon. Maliit man o malaki na pagpapala ay galing yan sa Panginoon. Nararapat na bigyan ng papurin, pasasalamat ang ating Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bagay, Panginoon, na meron kami. Salamat, Lord, dahil sa hininga na iyong binigay, kami ay buhay, Panginoon. Buhay na patotoo, Lord God, na kami, Lord God, ay binibigyan mo ng pag-asa, ng buhay, Panginoon. At kailanman, Lord God, ay hindi mo kami pababayaan at iiwanan, Panginoon. Bagamat, Lord God, magulo ang mundo, salamat, Lord, hindi ikaw po, Panginoon, ang nagsasaayos ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Kahit po magulo, Panginoon, ang mga kapaligiran, salamat po sa pananatiling kalmado, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig na iyong binibigay. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan na iyong pinagkaloob, Panginoon. Ang aming pastor, Panginoon, ay nakakaranas, Lord, ng karamdaman, pero naniniwala ako, Panginoon, sa kalagitnaan ng kanyang karamdaman. Panginoon, pagpalain mo ang aming pastor. Naniniwala ako, Lord God, na gagamitin mo siya, Panginoon, upang marami pa pong makakilala sa iyo, Panginoon. And ganun din, Panginoon, sa mga taong naririto, Lord. Patuloy ang pagpapala, Lord God, ay aming maranasan, Panginoon. Patuloy, Lord God, na maramdaman namin, Panginoon, yung pag-ibig mo, yung pagsama mo, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, anumang karamutan sa puso namin, Panginoon. Basagin mo ito, Panginoon. Wasakin mo, Panginoon. At patuloy na buuin mo, Panginoon, nang may pag-ibig sa'yo, Panginoon. Nang may gratefulness, nang pasasalamat sa'yo, Panginoon. At patuloy namin makita ang mga kabutihan na iyong binigay sa amin at ibibigay pa, Panginoon. At matuto kaming magpasalamat, Panginoon, sa mga bagay na iyong pinagkaloob. Lord, sa'yo namin binabalik lahat ng papurit pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen! Sige po, tayo po ay manalangin. Ipanalangin po natin, iisa-isahin ko po. Una, yung pandemic sa COVID, vaccine.
mga may sakit at krisis. Unahin po natin yung sa vaccine. Sige po, sabay-sabay po tayong pumikit at ipanalangin po natin ito. Ama na nasa langit, kami po ay tumatawag sa iyong pangalan. Dalangin po namin, Ama, itong pandemic na dumating sa buhay na namin, Panginoon, ay aalisin mo na, Panginoon. Dahil naniniwala ako, Panginoon, na marami ring nagawa, Ama, dahil sa pandemic na ito, natuto, Panginoon, ang mga taong manalangin, lumapit sa iyo, Panginoon, at higit sa lahat, nagkakaisa ang mga tao, Panginoon. At ngayon, kami ay malaya nang nakakapunta sa iyong tahanan para magpasalamat at magpuri sa iyo. Dalangin din po namin, Panginoon, na meron ng vaccine, Panginoon, na nawa ito ay walang maging negative sa buhay ng mga tao na mai-injectionan, Panginoon. Bukos, ang injection na ito ay magiging kagalingan ng bawat isa, kalakasan, Panginoon. At ganon ay, Panginoon, ay wala na kaming pangamba, panakot, ay matatakot, Panginoon, dahil sa nakakatakot na pandemic na ito. Muli, dalangin din po namin, Ama, ang lahat ng may mga karamdaman sa oras na ito, Lord God. Tinataas po namin, Ama, ang aming pastor, Pastor Art Duyan, ang kanyang kagalingan, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na ikaw ang kikilos para sa buhay ng aming pastor. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na marami pang gagawin ng pastor na ito, Panginoon. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, ay nagpapasalamat na kami sa iyo dahil naniniwala kami na pagagalingin mo ang aming pastor. Kahit na po tatlong beses siya nagda-dialysis, darating ang panahon, isa, dalawa, hanggang sa mawala na, O Lord God, ang dialysis ng aming pastor dahil pagagalingin mo siya, Panginoon. Hahaba pa yung buhay niya dahil marami pang gagawin ang pastor niya ito. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kahirapan o krisis sa buhay ng bawat isa. Naniniwala ako, Panginoon, open na, marami ng open na trabaho, Lord God, dahil ito ay galing sa iyo, Panginoon. Magkakaroon na ng kaginhawaan ng bawat isa, Panginoon, ang mga tao na nangangailangan, Panginoon, ikaw ang magpo-provide, O Lord God, dahil naniniwala ako, Panginoon, na ikaw ang kikilos, Panginoon. Dalangin namin ang lahat ng ito ay maganap, Panginoon, dahil ang lahat, Lord God, ng mga masasakit, pandemic, itatapon na to, Panginoon, dahil papalitan mo to ng kagalingan, Panginoon, at pagpapala sa lahat, Panginoon. Salamat po muli, Lord God. Tinataas po namin, Lord, na magaganap ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Patuloy po tayong manalangin at itulog po sa ating Diyos ang bawat sambahan, pastor, pastora, leaders, workers, members, and family. Dakilang Diyos, patuloy kami lumalapit sa iyo sa diwa ng pananalangin. At aming tinataso, Diyos, ang aming mga sambahan, Panginoon. Pamula, Panginoon, sa aming main church, Panginoon, sa bawat daughter churches, Panginoon, ang mga pastora, pastors, O God, ang mga leaders and workers, O Lord. Lord, dalangin namin, Panginoon, sa aming sambahan, Lord God. Tunay, Lord God, na ikaw maging ulo, Panginoon, ng aming sambahan, Lord God. Sa iyo magmumula, Panginoon, ang lahat ng pagpapala, Panginoon, sa mga sambahan ng bawat LOJ, O Lord God. Ganun din po sa aming mga pinili mo, Panginoon, ng mga pastors and pastora, Lord, sa mga leaders and workers, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na pagkakaisahin mo ang aming mga puso at damdamin, Panginoon, ng bawat kaisipan, Panginoon, Lord God. At patuloy din, Panginoon, na gagamitin mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, sa paghahayag ng iyong salita, O Lord God. Patuloy, Panginoon, ang bawat ministeryo yung pinagkaloob mo, Panginoon, sa aming sambahan, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng kumikilos para pa sa iyong kabutihan, Panginoon, Lord God. Ay tunay, Lord God, na iingatan mo at pagpapalain mo, Lord God. Ang iyong gabay at patnubay, Panginoon, ay siyang mararanasan ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Ganon din po, Panginoon, dalangin namin sa iyo, Lord God, pagbuklurin mo, Panginoon, ang bawat tao, Panginoon, sa aming sambahan, Lord God, ng pag-ibig na nagmumula sa iyo, Lord God. Aalisin mo ang pagkabahabahagi, Panginoon, sa bawat
bawat sambahan, O Lord God. Magkakaisa, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, O Lord God. At Panginoon, patuloy na tinataas din namin sa iyo, Lord God, ang lahat ng miyembro, Panginoon, tunay, Lord God, na sa bawat, Panginoon, salitang aming maririnig, ito'y aming maakbangan at maipapamuhay, Panginoon. Sa ikalalago, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, sa ikalalago ng iyong mga gawain, O Lord God. Patuloy, Lord God, naiingatan mo, Panginoon. Pagpapalain mo, Panginoon, sasamahan mo, Panginoon, at magiging kalugod-lugod sa iyo ang aming sambahan, O Lord God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Manalangin po tayo para sa ating tithes and offering prayer. Tithes and offering. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa pagpapalang ipinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Sinabi sa iyong salita, Lord God, the earth is yours and everything that is in it, Father God. Lord, lahat ng naririto sa mundong ito ay nasa iyo, Panginoon. You are the God of the universe, the one who made the heaven and the earth, Father God. Walang mahirap sa iyo, walang imposible sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa pagpapalang binibigay mo po sa amin, Panginoon. Maging ang mga ibon, Panginoon, ibinibigay mo ang kanilang pangailangan. Ano pat kami, Panginoon, na iyong mga anak na itinawag na sa iyo, Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa mga sinasagot mong dalangin ng bawat isa, Panginoon. And Lord God, sa mga ipagkakaloob po namin na ito, Panginoon, ito po ay pinagpapakita namin, Lord God, na kami nagpapasalamat sa iyo, aming Ama. At ito po ay aming alay rin po, Panginoon, that we are honor you with the wealth that you have given us, Father God. Lord, maraming salamat po sa pagbibigay mo rin po ng pagpapala sa mga magbibigay nito. Sa nabi mo sa iyong salita, Lord God, it is more blessed to give than to receive. Dahil ikaw yung magbabalik nito, Panginoon, kailanman, Lord God, hindi namin maihigitan yung pagpapalang ibinibigay mo po sa amin. At ito ay magbubukas ng durungawan ng kalangitan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, lagay po natin yung ating mga ipagkakaloob. Sige po, tayo pa manalangin muli para sa ating closing prayer. Tumayo po tayong lahat. Itaas po natin ating mga kamay. Hallelujah, Father God. Panginoon, sa pagtaas namin ng aming mga kamay, ito po ay pagtaas din po namin ng iyong pangalan, Panginoong Jesus. Salamat po sa sakripisyong ginawa mo para sa amin. Ikaw po ang siyang daan ng buhay at ang katotohanan kailan pa man, Panginoon. Hindi ito magbabago. Salamat po, Lord God. We surrender everything to you, Father God. Lahat ng mga problema, lahat ng mga alalahanin, Panginoon, lahat ng mga iniisip ng bawat isa, Panginoon, lahat ng ito ay binibigay namin sa iyo. We cast all our cares unto you, Father God, for you care for us, Panginoon. Lord God, gaya ng natutunan namin ngayong gabi na ito, mananampalataya kami sa iyo, Panginoon. Ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, hindi ka nagpapabaya, Panginoon. Kasama ka namin araw-araw ng buhay namin, Panginoon. At Lord God, salamat din po dahil sinabi mo sa iyong salita, Lord God, na ikaw ay kasama namin, nagbibigay ng lakas at ng kapangyarihan para magawa namin ang lahat ng bagay, Panginoon. Kasama ng pananampalataya, kami a-action, Lord God, naniniwala at nananampalataya na nauna ka na, Panginoon. Binigyan mo na kami ng katagumpayan, Lord God. At Lord God, inaangkin na rin po namin yung kasagutan sa aming mga panalangin, Lord God, sa pagpapala mo sa bawat isa, sa kagalingan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa mga himala na gagawin mo pa sa buhay ng bawat isa. And Lord God, salamat po sa testimonya na ipapahayag ng bawat isa, Lord God. Tunay na ikaw ay buhay sa bawat isa sa amin, Lord God. And Father, we surrender and lift up everything to you, Lord God. We bring all the honor and glory to you alone, Father. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. And let us declare in 3, 2, 1 that Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus.